Anyway, Senator Marcos Sen, napag-usapan natin ng fake news ayan sa social media. Ayan. Ano ba ito? Totoo ba ito o fake news yung nagpapanggap na kapatid nyo raw, itong Francis Leo Marcos? marami yan. Maraming ganyan. Maraming ganyan. Kung ano-ano mga sinasabi. At wala, malagay ko. Marami dyan, basta gusto lang magpasikat. Opo. Iba, gustong, ewan ko, iba-ibang mga ano. Pero marami yan, mula pa nung bumalik kami nung 91. Ako, dami-daming ganyan, dami nagre-reklamo sa amin. Mm-hmm. Mga foundation, mga ano, sa bawat kasahan sa Pilipinas, sana matuto na tayo ng mga tao. Okay? huwag kayo maniwala dyan, ganyan. At bigla na lang lumabas na hindi mo naman malaman kung saan galing. So, one of many yan. Wala nang katapusan yung mga ganyan klase. Nagtatanggap na kung ano-ano. Pero ibang pakulo nitong Francis Leo Marcos sa Senator Marcos, sir, dahil ito daw, mayaman at sa kanya daw kayo humihingi ng pera. Maging ang dating First Lady Imelda Marcos. Sige, well, kung gano'n ang paniwala niya, wala tayo magkakaroon. Pero siguro naman, alam ng tao yan. Hindi lang kagaya na sabi ko, madami yan. Almost, kagaya na sabi ko, mula nung nakauwi kami, nandiyan na yung mga yan. Kasi pinawarningan lang namin yung tao. Basta yung nag-ano, yung mga nagsasabi, mga kamag-anak namin, hindi namin mga kamag-anak yan. Ngayon lang namin nakita yung mga yan. So, huwag kayo masyado maniwala dyan sa mga ganyan. Mopa. Okay, Senator Marcos, sir. Ayan, maraming salamat po. At congrats, ha? Kayo yung nakarecover dito sa sakit yung COVID-19. Maraming salamat. Thank you, Deo. Thank you very much, po. At pasalamat din ako sa lahat ng nagpadala ng kanilang mga pag-aalala at saka pati na yung mga gamot, yung mga kung ano-ano. Mm-hmm. At all their concern and all their prayers, ako'y nagpapasalamat. Ako, kumbinsido ako, malaking naitulong yan sa aking paggaling. Senator, may pa... Yes. Senator, may pahabol na tanong. Ano daw pangalan ng Chinese medicine na maaring nakatulong sa inyong paggaling? Ay nako, ayokong... Maraming kumakalat ngayon. Uh-huh. Pero merong isa na para sa lungs. Hindi ko alam kasi itong... may kahon ako dito pero puro Chinese. Ang Chinese natin. Character. Oo, pero yun ang pinaka-common na ngayon. Pero ayoko mag-recommend dahil hindi ako doktor. Yes sir, yes sir. Pero nakakatulong din. Nakakatulong. Mm. Hindi kagaya siyempre ng malalakas na gamot. Mm-hmm. Pero marami rin nakakatulong. So, pati na yung ating mga Western type medicine na doktor, tanggap naman nila na merong na itutulong. In fact, some of the best doctors now, yung kanilang binibigay sa pasyente, meron yung Western medicine, meron din yung alternative or Chinese or traditional medicine. Ayun. Na iba na yung paggamot ngayon. Opo. Puntahan ninyo yung inyong doktor, alam nila yan. Okay. Okay, apo, maraming salamat just again, Mr. Senator, sir. Thank you very much. Thank you very much. Welcome, sir. Mga kabigan, dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagmamahal sa akin. Hindi po ako masisiraan ng loob. Tuloy ko po itong aking ginagawa. Yan po, sinagot ko na po ang inyong mga katanungan. Huwag niyo pong i-connecta sa akin ang unang pamilya. Okay? Kung kami po ay may nakikita kayong na kami minsan ay nagkakadaho, pampalat at nagsasama-sama, natural ho yun sa mga kapwa Ilocano. Ako po ay Marcos. Sila din ay Marcos. Ang pagka-Marcos ko po ay no question. Kung may question po kayo sa akin, nanay ko, tanongin nyo. Okay? Hindi... Ito pa. We accept your challenge here in Mindanao. Okita nyo po? Maraming salamat po, Mr. Jack and Rose TV. Pakipollow nyo po yan. Mr. Jack and Rose TV. Nang lumaki po yung kanila mga channel. At yun po,
Maraming salamat, Ma'am Jan de la Cruz, sa lahat na nanonood ng mga PSG dyan. Maraming salamat. Alagaan niyo ang ating Pangulo. At yun po, sinasagot ko na po ang lahat ng katanungan. Ako po ay Marcos, sila ay Marcos, pero hindi, huwag niyo ako i-connecta sa kanila. Huwag niyo kaladkarin ang mga tahimik ng unang pamilya. Pero ito po ang sasabihin ko. Sila ho ay malaking bahagi dito sa aking ginagawa. Bakit? Bakit? Sila ho ay inspirasyon na ng aking pamilya. At ganun na rin po ako. Kaya malaking kabahagi po sila. In times na lalolomoral ako, titingin lang ako sa kanila, itutuloy ko na huuli yung aking ginagawa. Ayun po. Pero hindi, kayo, kung magbabalita kayo, yun patas at tama at makabuluhan lang. Ha? Huwag naman yung ganyan. Kaya Mr. Deo Makalma, hinahamon kita. Maglabas ka ng ebidensya na nagpapatunay dun sa claim mo na ako ay nagke-claim, na ako ay fake, na nagke-claim, na kapatid ko si Bongbong at sa akin sila humihingi, ay pag hindi mo yan napatunayan, Mr. Makalma, na aking galing, ha? Alam mo na, mangyayari sa'yo. Mr. Makalma, ulitin ko, yung binaba mong gag order para hindi ako interviewin, malalim ang kahulugan yan, magkano ang binayad sa'yo? Ha? Gamitin mo ng tama ang istasyon mo. Istisyon ng tamang pagpapahayag. Bakit mo ginagag-order yung isang yung anchor? Pagka hindi mo ipinabalik yung kanyang, hindi mo binawi yung gag-order mo, ilalabas ko mismo ang usapan namin ng anchor na ito. Ha? Para matauhan ka na. Kaya ganyan kasama ho yan si Deo Makalma. Ganyan hong kaabusado yan sa kanyang kapangyarihan. Iginagag-order niya yung lahat ng yung mga angkor na maglalabas ng tamang pagbabalita sa akin dahil talagang siya ay nabayaran para sirain ako. Eh bakit? Eh kung hindi siya nabayaran para sirain ako eh bakit siya naglabas ng gag order? Ay, may audio-video recorder ho ako. Ipapakinig ko yan bukas pagka hindi ka nag-ayos. Pero however, Mr. Makalma, bibigyan pa rin kita ng 24 oras. Or else, magbalita ka na lang ng tama. Baka patawarin pa kita. Ha? I need a public apology came from you. Titigil ako. Ah, hindi na, binabawi ko na. Hindi ko kailangan ng apology mo. Wala kang kwenta. Hindi ko kailangan ng apology mo. Ang kailangan ko ay patunayan mo yung sinabi mo. Kapag hindi mo yan napatunayan, animal ka, ididimanda kita. Kahit saan tayo magkita, pipitikin ko yung ilong mo nang dumugo na ang pangit mo. Tanda-tanda na, hindi pa gumawa na mabuti. Malapit na kayong magkamatay, hindi pa kayo gumawa na mabuti. Sana, ang hanapin nyo, yung upuan sa langit, wag yung upuan sa impyerno. Yang kayamanan natin at pera, oo, kailangan natin yan para mabuhay tayo ng matalwasay. Pero hindi ibig sabihin na dadalin mo yan sa impyerno. Ah, ang importante ngayon, Mr. Makalma, yung buhay ng tao. Yung mga taong naghihinagpis dahil ang kanilang tiyan at likod ay naglalapat na sa gutom. Kawalang yan ito eh. Nasa ng puso nitong animal na taong arek? Ngayon, eto sagot ko sa iyo. Patay ka ngayon. Wala na maniniwala sa iyo. Bababa rating ng istasyon mo dahil sa kagagawan mong lintik ka. May naniniwala. Pumalakpak kayo kung hindi kayo naniniwala kay Makalma. Palakpak! Atay ka na. Pinupulutan na kita. Yan lang, oh, mga kaibigan. Yan po ang buong kabuod ng aking statement. Pasensya na ho kayo kasi yan ako eh. Binabody ko lahat ng mga frontliners na rin. Nga pala, bago ko makakalimutan, katulad po nung sinabi ko, ako po'y pag nagsalita, paninindigan ko po yan. Nung sinabi ko po na hindi ko lulubayan si Mr. Arnold Clavio, hindi ko talaga lulubayan. Mr. Clavio, yung hamon ko sa'yo na isang kamote, pag hindi mo na ipamigay, darating kami dyan Martes o Lunes sa Tondo. Mamimigay kami ng truck ng bigas at truck ng gulay. Pero ipapahiya ka namin. Wala ka rin karapatang mag-complain. Kayo ho ang nauna. You trialed me by publicity. Ganon din na si Mr. Makalma. Mga tanong nyo, pinipilit pang ikunikta eh. Nak,
indot na fake news na matandang ari. Maraming salamat po mga kababayan. Mabuhay po kayo lahat. Uulitin ko po. Maraming salamat.